Gagawin ng automated ang paniniket ng lahat ng law enforcers ng Land Transportation Office sa buong bansa simula sa susunod na linggo. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa payag ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, ipamamahagi na sa mga law enforcer ng ahensya ang law enforcement handheld mobile device na gagamitin para sa pagbibigay ng electronic temporary operator's permit o yung ETOP. Anila, may kakayahan umano ang nasabing digital device na makadetect ng mga pekeng driver license dahil digital na ang paniniket, hindi nagagamit pa ng manual na TOP na karaniwang ibinibigay sa mga lumalabag sa batas trapiko, at sa halip ay daraan agad ito sa handheld device upang otomatikong maipasok sa online system ng LTO. Hindi na rin maaaring baguhin pa ang mga paglabag sa batas trapiko na ipapasok naman sa mga handheld device, ayon po yan sa LTO chip. Sakali namang maisip final na ng LTO ang cashless payment feature ng mga law enforcement handheld mobile device, pwede nang makapagbayad ng multa gamit ang kanilang e-wallets. Dagdag pa ni Tugade, kahit walang internet connection, nilagyan pa rin ito ng dalawang mobile SIM card para masiguro ang malakas na internet connectivity nito. Lahat din kasi ng transaction ay masasave sa kanilang servers sa pamamagitan naman ng mobile data connectivity. Ipinagmalaki pa ni Tugade na malalabanan pa ng makabagong device ang korupsyon dahil hindi na mababago ng traffic enforcer ang paglabag ng motorista kapag naipasok na ito sa system ng LTO. At yan po ang ating news feed of the day. Ito po si Jay Pamituan. Magandang hapon. Speed.